At sa oras po ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Dear Heavenly Father, I beseech the Lord, have mercy on all my dear fellow countrymen, all our dear peoples of the world. Touch them, Lord, let them believe, so that will be, so that will be saved. Kasatan bilipan das from the mobile the power of darkness in Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Did you understand, O Lord, that the worlds, the countries of the world were conquered by religious leaders to deceit by force, coercion and intimidation, but the true gospel, the spiritual leaders will conquer the vices of man, vanified in glimmering glory. He will be saved from his sleeping by the power of darkness, and finally become children of God, is to be given alive, and by the power of darkness, cast out the devil and dust from him. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Let us be seated, my dear brothers and sisters. The days are perilous, because these are the last days. Katapusan namin mahal. But we must remember, since time immemorial, 450 years ago, we cannot think of any who was complete by our churches, by religions. I cannot think of any Filipino who is ready for heaven. Why? A country became religious by conquest, by intimidation, coercion, and deceit, daya. Pag-ago ng bansa, paggamit ng sandata, ngunit sa Biblia, sinabi ng Biblia, escape the fires of hell if you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles, witnessed by gift of healing, gifts of spirit, gift of healing, karamdaman, nabungan ang kasalanan sa oras na manampalataya ka at ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang karamdaman mo, nabungan ang kasalanan pagkatapos mapatawad yung kasalanan. Kahit cancer, leukemia, TB, diabetes, it's leprosy, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. The spiritual leader sent by our living God, we're armed by the power of the living God. That's why he says, for I have not given you the power and of love and sound mind. Kapangyarihan ang ibibigay sa iyo, Espiritu ng kapangyarihan, ang Diyos sa bubay na Diyos sa iyo. Yurakan mo alak na si Pinti, lahat ng kalaban ng mabait na Diyos, yurakan mo, alayasin mo sa pangalan ni Jesus. Hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Amen and we praise the Lord. Hallelujah. We were conquered physically, tortured, suffered miserably under this Spanish tyranny and oppression, under the pretext of spreading Christianity. We were conquered. But you can be convinced that they were not preachers of God. They were not preachers of righteousness. Because our vices, carnal, pride, and glory, sickness and diseases, were not conquered. Hallelujah! By the leaders of religions, hallelujah! Nilatid ang kainan, ang kasalanan, ang alipin sa atin. Hallelujah! Karamdaman na buong ang kasalanan, nilatili, hindi na panisnila sa pangalan ni Jesus. Hindi na palaya sa ating mga bisyo. Hindi tayo nagbabago. Hindi tayo naging tunay Kristiyano. Pag-iarak ng Diyos na magbana ng buhay. Luwagkan. Hallelujah. Ang kailangan si Kristo. Hallelujah. Si Kristo kailangan upang tayo magbabago. Magbabana ng buhay. Luwagkan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We
Wake up, it is still countrymen. Biktima ng rape, heinous crimes, death sentence, lethal injections, have that littered, the rapist, the criminals will stop. Hindi na patingil ang krimen, patuloy panggahasa sa kabila na mayroon ng namatay sa lethal injection. Bakit minamahal, hallelujah, hindi mo mapatigil ang kasalanan? Ang kasalanan ay mas malakas kaysa tao, gawa ng masamang espiritu, katulad ng leopardo. Sabihin mo, magbago ka na, palitan mo ng kulay leopardo, hindi magbabago. Ganun ang tao, kasalanan ay pinagkasalanan, hindi magbabago, maliban na si Kristo'y sasakan niya sa pangalan ni Saul. Praise the Lord, hallelujah. That's why I'm not in favor of death sentence or lethal injection. Kahabag-habag ng mga bata, victims of drug addiction, nagkasala, nagka-commit ng crimes, na hindi talaga narapat. Ayaw nila magkasala, ayaw nila ma-lethal injection. Bakit? Patuloy ang krimen ng panggagahasa, pagpatay, paggawa ng heinous crimes. Wala sa tao ang mapigil ang kasalanan. Ang kasalanan ay nandiyan, alipin ang kasalanan ng tao. Hallelujah! Kailan si Kristo, hallelujah, ang kapangyarihan laban ng kasalanan. Maging Kristiyanong totoo, magmana ng buhay, nulagang pag si Kristo ay nanahan sa iyo. Kaya sinabi, Iman must have the Spirit of God, Iman without the Spirit of Christ, He's none of us. Hallelujah! Ang tao kalama ay Espiritu ng Kristo. Ang walang Espiritu ng Diyos ay hiling kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Isa sa Biblia, because I have read the Bible from Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation, I have read the Bible. Hallelujah, praising the Lord. Grabe magpatakas ng demonyo. Na masamang espiritu, mapatakas mo ang demonyo ng pagka-drug addict, pagka-rapist, pagka-killer, murderer, demonyo, espiritu ng demonyo, mapatakas mo, palayas mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. A true Christian, a real Christian bound for heaven, is indwelt by the Spirit of the living God. He has the Spirit of power and of love and a sound mind. Tanong pag-ibig, in spite of the fact that we spend millions in our crusades, we spend millions because our love is so great. The love of God, our loving God, constrains us to preach the gospel with power. May kapangyarihan. Dahil ang masamang espiritu, bigiling ka. You can cast out demons. Mark 6:10, verse 15, 16, 17, 18. For 32 years, I've been preaching the gospel with power. Si Linda Tolentino, taga Limiri, 3 days ng patay. When I prayed, siya nabuhay sa pangalan ni Jesus. I cast out demons of death. Jesus, hallelujah! Hindi lumaliyaw, nag-suicide. Ang bala ay nasa utak. Mga 3 or 4 hours ng patay, nasa medical center. Tumakbo si Hindi lumaliyaw, umaliyaw, na brother-in-law ng aking first cousin, Genesis Sipra. Tumakbo sa akin, galing sa medical center. Nagmamakaawa. Pumunta kami doon, ang tagal ng travel, matrapik. Matagal ng patay. Pagdating ko doon, minamahal, sinabi ko, mga doctors, nurses, makita niyo ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Tayo manalangin, paglihan ko sa aking kamay, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo ng kamatayan, bala, matuna ka, disintegrate in the name of Jesus! Pagalis ko ng aking kamay, nabuhay ang bata, nakatulog. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kali, Renet? Ang Magawa, Kapitulo 38. Sa mga tinbagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan na gumagawa, at naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kaniya ang Diyos. Amen! Let's pray, praise the Lord!
Hallelujah! Praise the Lord! Yun lang pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang demonyo ay tataka sa iyo. May demons of unbelief, demons of doubt, carnality, pride, and glory, demons of lust of the eyes and lust of the flesh and the pride of life, demons of materialism, demons of lust. Ayaw mo manggasa, nanggagasa ka na. Dahil demonyo pumapasok yan, minmahal. Pagsigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, basta malakas talaga. You see, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Sa bahay mo, may mga duwende, may mga duwende, magsitakas yan. Lagi ko, sa tuwi-tuwi na, gawin mo yan. Halip lang kayo magmamura, magsigaw ka, sumigaw ka lagi, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord! Kata, demons, in the name of Jesus, hallelujah! Hold uppers, kidnappers, kills, and murderers! Sumigaw ka lang, hallelujah, praise the Lord, manigas kayo. Sa pangalan ni Jesus, manigas na. Katakutan ka, katakutan ka. Totoo, katakutan ka, minmahal, praise the Lord, hallelujah. Sinabi ng Biblia, the believer, a child of God bound for heaven, has awesome power. He has the power to cast out demons. He can heal the sick. You can cast out demons. Sinong tao magtagumpay laban sa iyo? Who can overcome you? Sino hindi patakot sa iyo? Sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord. Hindi salita, kundi kapangyarihan, may proof, may ebidensya, may kabutihan, may pagbabago, may katugunan sa panalangin, may katiyakan, hallelujah, kapayapaan, at buhay na ulanggang, praise the Lord, hallelujah. What are the signs of a true Christian? Signs na tunay na mangaral at tunay na Kristiyano ang akit sa langit. Hindi mo siguruhin, minmahal, the moment you fail to enter the gates of heaven, you will languish in the fires of hell, where Rome's died not and fire is never quenched. You can believe me, minamahal. Kaya sinabi, the fear of the Lord, and if you serve the Lord, is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the fountain of life. The fear of the Lord is to escape the snares of death. Imagine, minamahal, may kabutihan, hindi ka kaya na makilir ang mga murderer, hindi kaya agawin ng bansang Pilipinas, ng mga conqueror, anong nangyari, minamahal, sa ating bansa? We will conquer! Ngunit, physically, we will not conquer, we will not conquer spiritually. Sana kung totoong preaches of righteousness, mangaral ng Ebanghelyo, ng Mabuhay na Panginoon, ang nagdala ng Roman Catholicism, 450 years ago, sila Magellan, Legazpi, mga obispo ng Espanya, sana nawala ang pag-repes, nawala ang wrath, hatred, nawala ang materialism, vanity, pride, and vain glory, lalong umibig sa salapi. Tinuruan ng mga Pilipino, umibig sa salapi, magkaroon ng idolatry, upang tayo maghirap na maghirap, magpista-pista. Sinabi ng Biblia, bangkiting isisin, bangkiting kain ang kain. Nasa 2 Corinthians 10:7, uminom ang mga anak ng mabait, ang anak ng mabait na Diyos, uminom at naglaro. Sila'y pinagkakatang ahas. Nagalit ang mga Panginoon. Can you read it? 1 Corinthians chapter 10, verses 4 to 11. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Let us say, praise the Lord. Amen, praise the Lord.
Sinabi ng Biblia, their weapons are as nothing. If you are a believer, you are a child of God. Amen! Lahat pong sabi, praise the Lord! Hallelujah! Kale. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng hinapal. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maniligtas. Natapos ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalagi pa mga tandang ito sa mga magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Lahat pagsabi, praise the Lord! Iyapoy ng mahal! Huwag tayo magpadaya sa mga salita lamang. Dahil wala ang kapangyarihan, hindi nung mga nabanghili sila, yun ang nag-ano sa radio, television, ang ginawa, sirain ang gospel para kayo'y madamayan sila, madamayan sila patungong apoy ng impyerno. May kapangyarihan lalakip sa mga tunay na preachers of God at tatanggapin ng tunay na Kristiyano, magmamana ng buhay na walang hanggang. Reality, min mahal, praise the Lord! Mark chapter 3, verse 14 and 15, Kelly. Pakibilis. Matthew chapter 10, verse 7 and 8. As ye go preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Kevin Mahal, anong imposible sa Kristiyano? Matthew 17, verse 16 up to 21. Kaya makita mo yung minimahal, huwag kayo makikinig sa mga lumalaban sa gospel na may mga himala. Dahil himala nito, hindi magkagawa ng kaaway ng mabait na Diyos. Ang magkagawa nito ay ang mabait na Diyos lamang. Amen! Praise the Lord! Ito may kagay sa kaligtasan, minimahal. Ibig takpan ng mga sons, children of the enemy. Sa John 44, sinabi, you are liars. You are the sons of your father, the devil. Yung ginalabanan, ang gospel, wala tayong ginawa kundi magkursada sa buong Pilipinas. Sa ibang mga bansa, nagkursada tayo. Dahil grabe ang pag-ibig nandiyan. Utos mo pa Diyos. Amen! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Millions ang sigaling! Hindi na totoo. Ako rin kumaling. Lahat kami, kahit sino dito, lahat kumaling yan. Si Brother Alex, beloved Brother Alex, sa iti mo. Ito, dapat ito ay wala ng paa, walang kamay, dalang kamay, walang tainga, putulin. Sabi ng doktor, putulin ang paa mo, yung dalawa, dahil tumutulong nana. Hihita niya, tumutulong dito. Putulin. Ito dito kamay, putulin din. Ito tainga. Tumutuloy ang nana dito, bulok na, ay putulin din. E dito sa leeg, tumutuloy ang nana, ay putulin din. Pambihira ah. Inaputol ba? Nagreklamo pa mama niya. Bakit ang kanyang ka sa Jesus, meron ko sa ministry, amen! Praise the Lord, hallelujah! Dahil siya'y maging abiyador na. Maging abiyador na ito. Ang mama niya ay galit na galit sa akin, bakit ito ay nandun siya? Dalo ng dalo. Sinabi ko ay, beloved brother, Alex, pero ang sabi ko sa mama mo, alam na gusto mo, alagaan mo ang inotel, walang kamay, walang paa, walang tainga, lahat na na ang katawan, yeah, alam na gusto mo, e ngayon buhay na buhay, nagpapuri sa mga bayta Diyos, nagliling ka sa mga bayta Diyos, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God! Paano maging kapiador yan eh? Putulin mga paa, mga kamay, matindi ang diabetes nito. Nandito sa brusyo, makita natin saan yung brusyo. Kaya makita minumahan, tunay ang ebanghelyo, the power of God to salvation. Praise the God, praise the Lord, hallelujah! Gospel is power! Kaya sabi ng babae, beloved Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. To those who believe, amen and amen, praise the Lord! And to those are bound for destruction in the fires of hell, the gospel is foolishness. Preaching the gospel is foolishness. Sabihin niyong mahimala, walang kwinta yan.
Walang kwit kahit mabuhay patay. Ayaw niya, ayaw niya, ayaw talaga nila maniwala. To those who are going to be destroyed in the fire of hell. And to those who are saved, yung magiging tagapagmana ng buhay na walang gang, ito'y kapangyarihan ng mabait na Diyos. It is the power of God to salvation. Salvation from the hands of Satan. From killers, murderers, rapists, and kidnappers. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil marami pang nigilin natin mga kababayan, these peoples of the world na brinwas, na daya ng religions. Religion? Anong nila naman Kastila? Inagaw at igbasa. Roman Catholic religion. Anong nila ng Roma? Inagaw Espanya. Roman. Naagaw halos buong daigdig. Roman Catholic religion. They were able to conquer the world. But they were not able to conquer the works of the devil. Amen! Amen! Ang gawa ng Diablo, gawin kang drug addict, rapist, makasalanan, maraming bisyo, karamdaman ng cancer, TV diabetes, amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Nagawa ba ng reliyon? Palayasin ang cancer, leukemia, TV diabetes, ulcer blindness. Ilang bisyo ako minamahal nag-decree. Hundreds of thousands of millions. Sige, lahat ng mga napataya, gagaling sa pangalan ni Jesus, dumalo kayo sa krusada. Mga bulag, mga pilay, dumalo kayo, magliko sa babata Diyos. Hello, marami mga bulag, mga pilay, may mga cancer, leukemia, may mga AIDS, leprosy, nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Ano sabi ni Prophet Elisha? Sa 2 Kings chapter 5, verse 6. Can I read it? Dalawang mga hari, kabanatang 6, talatang 6 hanggang 14. At kaniyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito, ay talastasin mo na aking sinugo sinaaman na aking lingkod sa iyo upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong. At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat na kaniyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagaling ito sa kanyang ketong? Ngunit talastasin mo, isinasamo ko sa iyo at tignan mo kung paanong siya'y humahanap ng dahilan laban sa akin. Talatang 8, at nagkagayon na mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot, na siya'y nagsugo sa hari na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Kapalituhin mo siya sa akin at kaniyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Nang gayoy na paraon si Naaman na dala ang kaniyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay umaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Talatang 11. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis na nagsabi, narito aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalaw-galawin ang kaniyang kamay na kinaroroonan at mapapawi ang keto. Hindi ba ang abana at ang parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapapaligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayoy pumuhit siya at umalis sa pag-init. At ang kaniyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsimugin sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo baga gagawin? Gaano nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? 14. Nang magkagayoy lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos at ang kaniyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Let me say praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni Prophet Elisha, papuntahin nito dito si Jiran Naaman upang malaman nila na may propeta ang Israel. Ang hari nakatanggap ng sulat galing sa Syria, sulat ng hari ng Syria na pagalingin ang kanyang general sa kanyang kitong, natakot ang hari ng Israel. Ano sa palagay ng hari ng ako'y Diyos?
magpagaling ng kitong, magbuhay na patay, sinira ang kanyang gamit at umiyak, narinig ng propeta. Sinabi niya, papuntahin rito upang malaman nila na may propeta ang Israel. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Katakot-takot na kitungin ang gumaling dito. Sabi ng mapagpapit ng Pinoon, buksan mo, Malakay, chapter 5, chapter 4, verse 5. Kelly, read it. Malachi chapter 4, verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Pabalikin ang mga magulang sa mga anak nila at mga anak nila ay lumalabas magulang, magkaroon ng reconciliation. Mga drag-addict, lumalabas magulang. Nung dumalo rito, ang mga magulang na wala ang hatred, ang mga anak na wala ang pagka-drag-addict, nagmamahalan sila ngayon. Mabalik, hallelujah! Thousands upon thousands of families brought to the country, amen, and amen, praise the Lord! Millions, amen! Praise the Lord! Sabi ng mga Diyos, paniwalaan mo aking propeta, or else, I will smite the entire planet with a curse. Pag hindi paniwalaan aking sinasabi, minamahal, dahil nakita ko sa Biblia, ang essence, ang layunin ng Biblia, kung bakit magkalimidad na ito, inaintulit ang mabaita Diyos, Diyos na puno, mabaita Panginoon na punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Pinaintulot niya ang kalamidad, mga plagues, upang mag-isip ang mga leader ng mga reliyon, ang aking ginigilang kapangyarihan. My these peoples of the world, hanapin ang katotohanan, ang kalutasan ng mga heartbreaking problems ng mga pigs na ito, kalamidad, hindi kaya ng tao. Ngunit, paghanap nila sa katotohanan, sa kalutasan ng problema, mahanap nila sa Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan, all this Jesus! Amen! Amen! Praise the Hallelujah! Yan po, Revelation 9, verse 20. Mga tao, patuloy sa pagluhod sa ginawa ng kamay ng tao, hindi pa rin natakot na wag na dapat sila huwag sumamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Pinatay naman ang Panginoon sa pamamagitan ng mga lindol, baha, gira, piste. Pinaintulot ang babaita Diyos upang lahat na billions ng mga tao sa buong daigdig hanapin si Kristo, mahal ng Panginoon, ang prinsipe ng kapayapaan, ang daan at ang katotohanan. Hallelujah! Nagsasabi ang mabait na Diyos, and with the truth and the life. Hallelujah! Siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang iyong paglingkuran. Amen! Amen! Praise the Lord! As a matter of fact, if you are very wise, may this still can remain. You can believe us when we preach the gospel. Katulad ng ating mabait na Panginoon, bago ng aral Ebanghelyo, nag-ayuno ng 40 dias. Hindi kumain, hindi uminom ng tubig. 40 days and 40 nights. Kami minamahal dito maraming mga preachers. Maraming, Luzon, Visayas, at Mindanao, nag-fasting. Sa buong Pilipinas, may nakap 70 days, 60 days, 62 days, 3 months, and 3 days. Nanalangin kami, hindi kumakain. Dahil sinabi Biblia, sa panalangin hindi kumakain, walang maging imposible sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Grabe ang pag-ibig upang mapalayas man demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, heart disease, leprosy, AIDS, sa pamagitan ng panalangin na hindi kumakain. That is extreme love. Extreme love. Makes you perfect. Sa harap ng mabait na Diyos, perfecto ka ng preacher, Kristiyano. Hindi kumakain na nalangin, perfecto ka. When you cry, our loving God will answer. Amen! Praise the Lord! Ganyan po ang pag-ibig ng mga tunay na pinadala ng mabait na Diyos. Preachers of righteousness. Hindi natin pag-usapan kung sila tama o tayo. Ang ating pag-usapan, sino ang gusto na gumaling ang karamdaman? Sino ang gusto magbabago? Sino ang gusto umakit sa langit pagmamana ng buhay na langgang? Sino ang gusto tumanggap ng kapangyarihan? The spirit of power and the spirit of love and power to tread the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy and nothing shall be hurt you!
You belong to the kingdom of God. As our dear Jesus says, upon this rock I'll build my church. The gates of hell shall not prevail against that, against the church of the living God. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. The church of the living God is a group of Christians indwelt by the Spirit of God. Tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, you belong to the church of the living God. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. And church of God ay dalhin sa langit. Mga taong galing sa lusak ng kasalanan, katulad ni Paul. Maraming asawa nung natanggap si Kristo malapang noon, naging santa. Si Paul, abogado, natanggap si Kristo malapang noon, naging San Pablo. Hallelujah, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang tunay na Kristiyano, hindi lalabanan yung gospel power, Church of the Living God. Pag ay komentarista, comment ka ng comment, walang kabutihan na binigay mo sa bansa, sa kapwa, you are just a nuisance. Preacher, hallelujah, ikaw linta. Linta ka. Wala kang kabuluhan. Walang kabutihan na ibigay mo sa bayan. Nasalip, dapat na tayo magbabago. Kapag narinigay pag ni Kristo, matanggap ang kapangyarihan ng Diyos ng Panginoon. Siya ay mabuhay ayon sa kaluman ng mabait na Diyos. Hallelujah! Mabait na maging tunay na Kristiyano sa puso ng gawat katotohanan. Siya ay magmamana ng buhay. Ruanggang, amen! Mawala ang makikinig, mawala mga bisyo, ang pagkasalpay, mawala. Siya ay magbabago, maging tunay ng born again Christian na sinabi ng Biblia, unless you are born of water and the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang turo nila Magilan, pigapita, ligaspe, mamatay ka tuloy ka sa purgatorio. Basahin mo purgatorio sa Biblia, Lucas 19:24 ay impirno pala. Revelation chapter 20, verse 14 and 15, ang impirno, ang mga tao roon itapon sa liquefier. Kailan? Liquefier, ito maging liquefier after 1,000 years. During this millennium, bibilang ng 1,000 years. Tapos, itapon ang impirno na nandun mga tao na nasa purgatorio, itapon na sa liquefier. Habang buhay ka, ngayon ka lumapit upang ikaw maligtas sa apoy ng impirno at magmamana ka ng buhay na walang gang. Amen! Walang turo ng reliyon galing sa Espanya na totoo, ni one percent wala. Amen! Praise the Lord! Magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Paano magkaroon ng himala dito kung ako'y nagsinungaling? Kung kami nagsinungaling dito? Revelation 21 verse 7, no one that maketh a lie will enter heaven. No man. Sinungaling ka, hindi ka akit sa langit. Paano kumaroon ang ebanghelyo? Paano gagaling magkaramdaman? Ang nagpagaling dito ay mabait ang Panginoon. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras ay kayo magkatanggap sa pangalan ng Panginoon, magpaputis mo sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Tapos ang kamay ay tatanggap, sumunod po kasi panalangin ng mga kabahay ninyo, all the peoples of the world, you tell that there is Jesus coming to my heart, I believe in Thee, I accept this my personal Savior, forgive my sins, O Lord, make me a real Christian, my heart indeed and truth and here within my life, I believe in Thee, my dearest Lord Jesus, save me, Lord, and forgive me, forgive all my sins, save me and all my loved ones. Father, dearest, I pray, in the name of my dearest Jesus, amen and amen. Lahat ng malaking mga giniginoon na kababayan, at dito mga kapatid na minamahal, sabi po namin, mahal, malapay no, kayo na nampalataya sa iyo, tinatanggap kita aking sarili ng kapagligtas, patawarin mo po ako sa aking magkasalanan. Ibig ko maging tunay na anak mo, Kristiyano, sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Iligtas mo po ko sa punag imamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, dear Heavenly Father, in the name of my dear Jesus, that's the name of the Lord, in the Philip, forgiveness, make them real Christians, sons and daughters of God, heirs of eternal life. Father, this I pray, in the name of my dear Jesus, see them all and all the loved ones. Father, this I pray, in the name of my dear Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. My dearest peoples of the world, if you believe, promise the good Lord, you are going to serve Him according to His perfect will, to His perfect will. Touch your TV screen and cast out demons of cancer, leukemia, even diabetes. If you are sick of this incurable diseases, cast out demons of leprosy, AIDS, kidney trouble, heart disease,
paralysis, demons of paralysis. Lahat aking ginihilo kababayan sa television sa bansang Pilipinas, aking mga would-be brothers, brethren here, sabi po rin naman mahal, malamagin ako na ng patayan sa iyo. Ako, patawarin mo po ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. That's your TV screen. Kayo dito min mahal, ipatong kamay ninyo sa iyong mga karamdaman. Kung cancer, sabihin mo, di mo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, pagkabulag, pagkabilay, leprosy, AIDS, hallelujah, hallelujah, diabetes, hallelujah, kidney trouble, cast out, lumayas ka sakit sa pangalan ni hallelujah, cast out, demons of cancer, leukemia, cast out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, hallelujah. Kung ikaw komunista, in peace, sabihin mo, demonyo pagka komunista, demons of communism, kasi out from me, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Demonyo pagka-killer, pagka-murderer, hallelujah, pagka-rapist, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demons of drug addiction, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Demons of hallelujah, drug addiction, hallelujah! Demons of communism, kasi out, hallelujah, kasi out, in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed, in Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You say hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. My dearest brethren, we love you so much from the bottom of our hearts. But our dearest Jesus loves you more and more and more. Hallelujah. We love you so much. Hallelujah. Hindi lamang sa salita, but by deed. And in truth, sa gawa at sa katotohanan. Amen and amen.